Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgess from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. All right, so before we start our conversation, the usual thing, let me just honor our subscribers. They are now, let me see the numbers so that hindi po tayo magkakamali. They are now 5,000. Okay, for a while, yeah. They are now 5,256 subscribers. Thank you so much. Okay, so if you are not yet subscribed to our channel, please do subscribe now so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, especially to our international subscribers from the United States of America, from Canada, from Japan, and the rest of the world. Thank you so much. And of course, to our kababayans here in the Philippines and around the world, thank you so much. Okay, so ano po ang pag-usapan po natin today, okay, this morning, is about dun po sa ano? Ang dami po naglilipatan, no? Ang dami po naglilipatan, no? Naglilipatan po sa lakas, TMD, no? Ano nga eh, parang goodbye, PDP laban, no? So ang ano po natin ngayon, ang titulo po natin ngayon. Ano kayo ha? Mag-comment po kayo down below, no? Tsaka, so do not ano po ha? Do not skip the ads and please finish this entire video so that you can hear my commentaries din naman. Okay, so ang title po natin ngayon ay Rodrigo Duterte, bakit iniiwan? No? Analyze po natin 'yan. I-analyze po natin 'yan, no? Ang akala nga po natin since ano po no ang anak niya ay vice presidente no ay hindi po ganoon talaga katindi ang pag-iwan kay Rodrigo Roa Duterte no. Ibig sabihin po noon parang ano naman no it seems to us na hiddenly no parang ano siya kaalyado siya ni Pangulong Bongbong Marcos no. Anyhow, even though they are having different paths or different political parties, si Bongbong Marcos ay Partido Federal ng Pilipinas, si Sara Duterte ay dating Lakas, pero meron siyang regional party, yung hukbong ng pagbabago ba yun? Parang ganun. Tapos, pangatlo, si Speaker Romualdez ay Lakas CMD, no? Pero ano naman sila no para magkakaibigan naman sila in terms of political. Yun ang akala natin. Hindi pala ganoon. Hindi pala ganoon. Akala ko nga walang ano eh, walang interest si Speaker Romualdez na maging pangulo eh, pero yung ano, 'di ba? Action speaks louder than words, no? Eh baka nga ganoon, no? So anyhow, eh may karapatan naman siyang umambisyon. Unang-una, pinsan naman siya. Pangalawa o kwalifikado naman, pangatlo ay speaker na siya, no? Pang-apat po 'yan sa hierarchy, no? Presidente, ay vice presidente, senador, ay Senate President, Speaker of the House, and then yung ano, Supreme Court, Justice, Chief Justice. Okay? So parang pangatlo, no? Pangatlo siya, no? Pero siyempre hindi mangyayari. Okay? So ganun po, no? Pero i-analyze po natin in the previous years, decades, no, kumbaga, no? Okay, umpisaan lang natin kay Ferdinand Marcos Sr., KBL, Kilusang Bagong Lipunan. Siyempre, nung ano po, nung umalis na siya, eh dati po, nung nakaupo si Sr., no? Talaga naman, no? Halos lahat talaga, Kilusang Bagong Lipunan, no? Pangalawa, nung ano, nung panahon Cory Aquino, ano naman yan, no? Laban, kumbaga, no? Para PDP laban or laban, ganyan. Okay? Kaya lang, nung ano po ay talagang lahat laban, halos lahat laban. Ka? Hindi mo nga maisip yung mga taga-Ilocos, eh, no? O naglaban yung mga, eh, yun, ganun talaga. Political survival, kumbaga. Mga political butterflies so that they can be able to survive, no? Doon sa distrito nila. At saka sa mga sa mga tao nila, no? Okay? Oh, eh nung panahon ni ano ni Ramos, no? Ay laban nga ano, no, 'di ba? Kaya po naitayo yung Lucas NUCD, no? Yan. Pero matagal-tagal na rin po, no? Panahon po 'yan ni Ramos.
Okay, kaya nga po nanalo si Ramos, no? Sinuportahan ni Aquino, no? O eh, lahat naman, halos lahat, nag-CMD, lakas NUCD, no? At the time, no? Ang dami, halos lahat. No? Pero believe ka rin naman dito kay, ano, kay Speaker Romualdez, ever since, lakas yan eh. Ang ating pagkatanda, lakas yan. Si Speaker Romualdez, hindi niya binitawan. Yan. Pati si Bongbong Revilla, yan. In fairness to them, lakas po yung mga yan. Okay? No? Pagkatapos po ng ano, pagkatapos po ng lakas, no? Si Drilon, alam ko, naglakas yan eh. Naglakas yan si Drilon. Okay? Tapos pagkatapos po nun ay si, pagkatapos po ni Ramos, ay si ERAP naman. O partido ng masang Pilipino. Halos lahat, partido ng masang Pilipino. Diba? O hindi mo maisip eh, yung mga hindi sumuporta kay Estrada, ay sinuportahan na siya. Pero mahina yung pagsuporta sa kanya kasi nagkaroon ng impeachment trial, kumbaga. No? Tapos pagkatapos po noon, pagkatapos po ng ERAP, ay ano naman, si GMA. Ayan, o, oh, di ba? O, naglakas si CMD. No? Halos lahat, naglakas ulit. No? So, talagang, ano naman, all through these years, parang napakalakas ng lakas. Okay? Something like that, no? So, after GMA, no? 9 years tayo doon, no? Almost isang dekada tayo kay GMA. Okay? Tapos after noon, liberal naman, no? Halos lahat naman liberal. Okay? Yung hindi mo akala ay maglalakas NUCD, ay nag-liberal party naman. Ah, ganun po yun. Okay? So halos iniwan ano din siya. Pagkatapos po ni GMA, okay? Tapos po ni, ay, pagkatapos po ni Noynoy Aquino, liberal, ay, yan, ito, pumasok na po si Pangulong Duterte. Oh, nakita naman po natin, no? Halos talaga kahit na ayaw nila, no, sa drugs, you know, yung pag ano ng drugs, no. Pero nag-deliver, ano pa rin sila, nag-PDP laban pa rin sila. Okay, 6 na taon po yun, no, PDP laban. Eh ngayon, eh talagang ano po, no, nag-strategize din naman po sila. Kaya nga po pinapatakbo si Bongo, si Sara Duterte bilang pangulo, no? As si Pangulong Duterte bilang senador at saka vice president, no? Pero Bato de la Rosa bilang vice president para lang maano sana nila, no? Status quo ang PDP laban. Pero hindi po nangyari 'yon, no? Hindi po nangyari 'yon dahil po ay ano po, no? Ayun, nakita naman po natin unti-unting naglilipatan ang mga tao. Kasi wala na sa poder, no? Yes, may program siya, pero eh, wala na, no? Wala nang gano'n, wala nang budget, wala nang pera, no? Eh, alam mo naman itong mga ating mga kagalang-galang na sa Kongreso, Senador, et cetera, at sa iba pa, no? Eh, alam naman po natin yan na talagang kakampi po yan, pupunta po yan kung saan po magkakaroon sila ng proyekto. Kaya kung wala silang proyekto, believe me, matatalo din yan sa kanya-kanilang distrito. Kumbaga. Diba? Mahirap po kalabanin ng presidente ng Pilipinas. Okay, nangyari po yan kay, ano, kay Gordon, no? Ayan, kay De Lima, etc. No? So, nakita na po nila ang mga nangyari in the past. Kaya, ano na po, no? Goodbye PDP laban, goodbye Rodrigo Roa Duterte. Pero hindi ibig sabihin nun, ay hanggang dun na lang, no? Kaya sabi nga niya, kahit mag-isa lang siya, ay talagang magpi-PDP laban siya. Kasi may ano na, si Rodrigo Roa Duterte, may following na yan, may ano na yan, kumbaga, no? Oh, eh, syempre, ang endorso ng Rodrigo Roa Duterte ay malaki din, no? The same thing with the endorso ng GMA Arroyo, no? Endorso ng ERAP Estrada. Actually, tatlo na lang sila nabubuhay na presidente, no? O no, na dating presidente. GMA, Rodrigo Roa Duterte, ERAP Estrada, no? Tapos si Bongbong Marcos. Okay, yan. O, apat na lang yan, no? So, lahat ano na eh. Dedo na, no? So, tingnan po natin. Okay, sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko, no? Maraming salamat sa inyo. Kung hindi ka pa po naka-subscribe dito sa ating channel, please do it so. So that para ano naman, no?
Maging ano naman po tayo, makita niyo po ang ating mga commentaries, marinig niyo po. At at the same time, welcome na welcome po kayo dito. Lahat po ng komento niyo ay talagang hindi po natin finifilter yan, sa inyo po yan. At saka ano, no? Parang you are part of this channel. Na? You are part of this channel, my dear friends and dear subscribers. So if you are not yet subscribed, please do it so. Okay, so hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming maraming salamat po sa inyo. And good morning, good afternoon, good evening. God bless you all.